Magandang araw, Kuya Eric. Tawagin niyo lang ako sa pangalang John. Ako po ay 25 anyos at kasalukuyang naninirahan sa siyudad ng Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong nag-aaral pa ako sa Bacolod. Sa bukid po ako nakatira, kaya pahirapan ang pagbabiyahe araw-araw para makapasok sa eskwelahan. Minsan ay napupornada pa ang aking pagpasok kapag umuulan ng malakas kinagabihan, dahil tiyak na harangin kami ng malakas na baha kinabukasan. Dahil rito ay nakapagdesisyon ng aking mamang Elisa na ipagrenta ako ng isang silid sa syudad para naman hindi na ako napipilitang mag-absent kapag masama ang panahon. Eskolar kasi ako sa universidad na aking pinapasukan at nagbabaka sakali na mapagtapos ko ang sarili sa pag-aaral. Sinamahan ako ni Mamang sa bahay ng kanyang kumaring si Auntie Lindy. May pinapaupahan kasi itong apartment, mga 5 kilometro mula sa eskwelahan. May kalayuan pa din pero at least hindi na gaanong mahirap sumakay dahil marami naman ang sasakyan sa syudad. Kinausap ni Mamang si Auntie Lindy na pumayag namang manatili ako sa apartment niya. May 3 lodgers na siyang nananatili doon, 2 call center agent at isang manager sa kalapit ng kumpanya ng mga soft drinks. Hindi na ako pinagbabayad ni Auntie Lindy ng upa sa kwarto. Ang gusto lang niya ay tumulong akong maglinis ng bahay kapag nasa biyahe ito. Hindi rin naman kasi permanente ang pananatili ni Auntie sa apartment dahil may sarili itong tahanan na nasa Cebu. Balik kinuha niya lang akong caretaker at landlord para sa mga nagnanais pang maghanap ng matutuluyan. May kalakihan ang kanyang apartment, maraming silid. Iyon nga lang kapag may nagre-renta ay parang hotel style lang ang ginagawa ng mga customers. Ginagamit lang nila ang silid sa loob ng ilang araw. Nang karamihan ay sa nagpupunta ay mga turista at foreigners, kaya wala ding nagtatagal, maliban doon sa 3 nabanggit ko na tauhan ng pananatili sa nasabing apartment. Tinanggap ko agad ang pinagkakatiwala na trabaho sa akin ni Auntie Lindy. Nakakatuwa lang, ako itong naghahanap ng mauupahang kwarto, pero trabaho ang dumating sa akin. Sabi kasi ni Auntie Lindy ay bibigyan niya ako ng allowance kada linggo na ipadadala niya sa remittance center. Ang kanyang mga ledgers naman ay automatic na sa kanyang bank account, naguhulog ng mga pambayad, kaya wala nang problema. Ang kailangan ko lang gawin ay asikasuhin at linisin ang buong paligid ng apartment kapag ako ay naroroon. Natatandaan ko, araw ng Sabado, naglipat ako ng gamit sa apartment. Natuwa ako kasi naghanda pa ng kaunting salusalo para sa amin si Auntie Lindy dahil kasama ko si Mamang. Kinalunisan naman ay pumasok na ako sa eskwelahan. Sa harap mismo ng apartment ako naghintay ng jeep na sasakyan ko para makarating ako doon. Mabuti na lang at nakapara agad ako, kaya alam kong makakarating agad ako ng maaga. Pinagmasdan ko ang mga pasahero sa loob ng jeep. Isang matandang babae, 3 estudyante, isang lalaking may kip-kip na makapal na libro at isang magnanay na may bit-bit na basket. Hindi ko maiwasang mapatitig ng gusto doon sa matandang babae. May nalalanghap kasi akong malansa na tingin ko ay nagmula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang nakakakilabot siyang tingnan. Hitsura niya kasi ay parabang kayang manakot ng mga bata sa gabi. Idagdag pang kakaiba ang haba ng kanyang mga maruruming kuko. Nakakailang kilometro pa lang kami ay pumara na ang matanda at matalim akong tinitigan. Hindi niya yata nagustuhan ang ginawa kong pagtitig sa kanya. Araw-araw na ganoon ang schedule ng lakad ko. Maagang aalis at uuwi naman kinahaponan. Sa loob ng 1 buwan kong pananatili sa apartment ni Auntie Lindy ay marami akong napansin. Kagaya na lang ng paulit-ulit kong nakakasabayan ang matandang babaeng may malansang amoy, ang matatalim niyang titig at tila nang aamoy niyang paglapit-lapit sa akin sa tuwing nagsisiksikan sa loob ng jeep. Ang nakakatakot niyang hitsura. Isabay pang pag-anunsyo ng karpyo ang kapitan ng barangay na kinabibilangan ng tinitirhang kong apartment.
alas 6 pa lang ay bawal nang lumabas ang lahat, maliban na lang doon sa mga nagtatrabaho ng panggabi na wala naman sa bahay sa ganung oras. Nakilala ko kasi ang dalawang call center agent na sina Marion at Sienna. Palagi ko silang nakakausap at medyo nakalapitan ko din ang loob. Ayon sa mga balitang naririnig nila, isang aswang raw ang naligaw sa aming lugar. Sa ngayon daw kasi ay 3 na ang bangkay na narecover ng mga pulis at pinagdududahan nilang kagagawan ito ng mga nakasakay sa puting van na nauso noon bilang nangunguha ng mga internal organs. Sa dami ng mga posibleng suspect na may kagagawan ng krimen, mas naniniwala pa ang mga residente sa nagkalat na hakahakang aswang ang may kagagawan, lalo na't isang doktor ang nagsagawa ng autopsy sa bawat bangkay. Mahalatang hindi orihinal na doktor ang may gawa ng pagtatanggal ng mga hindi matagpuang lamang loob. Nagkalat ang dugo kahit saan at may bakas na nagdurog na atay na tila ba nilang takan. Ako man ay nagdududa rin at ayaw ko mang mamintang. Hindi ko maiwasang pagdudahan ang matandang babaeng palagi kong nakakasakay tuwing umaga. Dahil sa udyok ng aking kuryosidad ay naisipan kong matyagan ang matanda sa loob ng 1 linggo. Dahil doon ay nakabisado ko na ang lahat ng lugar ng kanyang mga pinupuntahan at ang maging tahanan nito ay natuntun ko pa. Isang araw, wala talaga kaming pasok dahil inanunsyo ng aming din na magkakaroon kami ng bakanting araw para magpahinga. Katatapos lang ng aming foundation day, kaya hinayaan kaming magliwaliw muna para makapag-relax. Pinili kong umalis sa araw na iyon para makumpirma ang hinala ko. Lalo na't sa bawat kreming nangyayari at sa bawat bangkay na natagpuan ay mas lumalala ang aking pagdududa na may kinalaman nga ang matanda sa nangyayari. Sumakay ako sa jeep at nauna pang bumaba sa matanda sa lugar na dapat ay bababaan ito. May ilang metro lang naman iyon at nakikita ko pa ang paghinto ng jeep. Saka naman siya bumaba. Lumingon-lingon pa ang matanda bago lumiko sa isang iskinita. Saka ko siya mabilis na sinundan. Napansin kong may malawak palang tubuhan sa likuran na tila ba squatters area. Hindi naman ako naliligaw dahil nakikita ko pa naman ang matandang naglalakad na tinatalunton ang maliit na kalsadang iyon papunta sa di kalayuan. Siguro ay nasa sulok pa ang kanyang bahay kaya kailangan pa niyang maglakad. Nang may matanaw akong bahay sa unahan, huminto na ako sa may malaking puno ng mangga at huminga ako ng malalim. Kumakabog ang aking dibdib sa labis na kaba. Wala na akong balak na pasukin pa siya sa bahay niya at may namataan naman akong tindahan sa labasan kanina. Doon na lang ako tatambay. Bumalik ako sa dinaanan ko kanina at nanatili sa kalsada. Medyo nabuburyong na ako kaya pinagdiskitahan ko na lamang ang aking cellphone. Pagsapit na ng hapon, bandang 5:30, natanaw ko na naman ang matanda na papalabas ulit sa makipot na kalsada. Yumuko ako at nagkunwaring abala sa aking cellphone. Pero ang totoo ay minamatyagan ko lamang siya. Nang malayo na siya sa aking paningin, ay saka naman ako naglakad para sundan ito. Lumiko na naman siya sa isang tahimik na kalye. Papadilim na at medyo nagsisimula ng tumahimik. Nakita kong nagtago siya sa isang abandonadong gusali at naghubad ito ng kanyang damit. Nanginginig na ako sa takot pero tinatagan ko ang aking loob. Hindi ako pwedeng mahuli nito. Pinagmasdan ko siyang nagbago ang anyo at tila hayop na umalis sa lugar na iyon. Madilim na at nagsisimula ng magronda ang mga tanod pero hindi ko man lang nagawang lumabas. Kung saan lupalop naghahasik ng lagim ang matandang iyon ay siya lang ang nakakaalam. Dito na ako nagpalipas ng gabi kung saan ako nagtatago. At nang kinaumagahan ay nagbalik sa abandonadong gusali ang matanda. May dala na itong sariwa at malansang lamang loob. Isinilid niya ito sa kanyang bestida at parang walang anumang sumakay ulit ng jeep para umuwi. Mula noon ay iniwasan ko nang makasakay pa sa jeep ang matanda. Natatakot ako sa kanya pero hindi ko magawang isiwalat ang lihim niya. Magpahanggang ngayon ay buhay pa ang nasabing aswang pero ito ay napakatanda na. Tanging dasal ko sana ay huwag na siyang mambiktima.